Ano masasabi mo sa Katunggan? Very nice place. Ano, may recommend mo ba ito sa ano? Na sa ibang tao, turista na pumunta dito? Of course. Sige, ano masasabi mo? A beautiful place and it's highly recommended. Visit us here. Bakit mo nasabi na highly recommended? Kasi bihira ka na makakita ng ganito karami na baningon. Bakit sa aklat wala? Wala. In real life. Oh. Sige, mangkot kasi matrika ko. Interview. Sige, interview daw ko. No awkward moment. Okay. Anong pa? Anong, bilang residente ng iba, paano mo ma-promote tong Katunggan na to? Siguro sa akin is, I can promote this through social media. Blog ko sa Facebook. And encourage ko din yung iba na i-share. Tsaka, talagang ipapromote na, sabihin na, maganda talaga yung place and very relaxing. Kasi yan naman talaga eh. Proud ka ba na isang Tagalibak? Go ahead, sir. Honestly, hindi ako Tagalibak. Layo lang din ako dito sa Libak. Layo ka lang din. So, ano, pag-uwi mo sa inyo, paano mo ma-promote doon sa Tagalibak nyo na, yun, pumunta dito sa Katunggan? Actually, hindi naman talaga, ano eh, napuntahan mo dito sa talaga, yun talaga yung punteriya mo. Bakit mamas ko nagpupunteriya mo? Pwede naman, ano? No, this side strip lang. Pwede naman mga beaches dito sa Libak na maganda. Mga beaches? Tawa, mga beaches? Beach? Ano, mga beach mo? Hindi, defensive kayo, sir ba? Anyway, maganda talaga siya. Maganda. Ang ano naman sir, sa mga ilang metro kaya itong haba galing doon sa, ano sir, doon sa Kubo? Siguro mga approximately, mga ano, mga 400 steps. So, ma-recommend mo ba sir na safety ang pag, ano, ang daanan? Oo, kasi gawa sa, tandaan natin, tingnan natin sila, gawa sa kahoy. Yan, gawa lang sa kahoy. Tapos yung hawakan, gawa sa kawayan, ayan. So, masasabi mo ba na safety ang pupunta dito? Oh, compare sa dati, mas safe na ito ngayon kasi yung dati kasi is, ano lang, tatlong nakaline na kawayan ba, tsaka naka, parang tinali lang. Pero ito, concrete na, kung compare mo dati, iba na talaga, mas safe. regarding sa peace and order, sir, anong masasabi peace mo? Peace and order, may mga, actually kasi under ito sa ano, meron sa ba barangay Katunggan, barangay yung mga tano dito. Meron bang mga tilapia, peace and order, meron tilapia, bangus? Green peace, meron. Oh, i-recommend mo siya, sabi mo siya na very relaxing ang lugar, pwedeng magpuntahin yung isama mo yung girlfriend mo or boyfriend mo. Kikita natin, mag-relax ng tayo. Mayroon lang dito, actually. Yan. Yeah. Wala ng gamay. Ha? Wala ng gamay. Kita nyo. Yun. Yan. So, para sa hindi Tagalibak, anong masasabi mo? Invite mo sila, sir. Invite mo. Invite. Come and visit us here in... Index Cebu? Katunggan. Barangay Tagisa. Municipality of Libak. Taga-Tagisa ka din, sir. Taga-Tagasak. Ayan. Ayan, di ba? Maganda yan ang Katunggan. Pwede ka mag-relax. Wala kang maririnig. Pwede ka rin kumain mag... Wala kang maririnig na ibang... Ano, kundi mga ano ng ibon, mga... Ayan, yung mga iba na maririnig mo, mga insekto. Tapos kung ano, gusto mong mag... Ano, pwede kang mag... May ihawan dyan, may kubo. Ayan. Pwede mag-ihaw dito. Ihaw-ihaw. Saka pwede din kumain dito. Ayan. Tsaka after nito, actually, sa ano, may dagat doon sa ano. Tara na, sakay na. Sa kabila, pwede ka din sumakay ng bangka. Mura lang din yung bayad. Kano bang bayad, sir? Lang. I think 25 bata, 50 pesos back and forth. Mura na, no? Uh-huh. Bilang ang Libak, sir, is seafoods capital of Sultan Kudarat. Talagang marami talagang seafoods dito, sir. Talagang seafoods dito, sir. Kasi actually, itong... Ano talaga, itong Tagisa, ang source talaga ng mga crabs dito talaga, aling tsaka yung mga shrimp. Kasi andito kasi yung mga fish pond ng crabs tsaka shrimp. Tara! Lang. Tara doon. Kakan tayo. Let's have some tour konti. O yan, may basurahan. Actually, paano na kami? Ayan mo, walang makikita ang mga basura. Dito. Pabalik na kami sa intran. Nalight lang yung video. Trip. Yung ito yan. Dati last ko na punta dito, hanggang dito lang itong ano. Ngayon, mayroon ng additional na hanggang doon. Yun, medyo malayo. Malapit na sa dagat. Okay. Dito, maganda mag-picture dito. Saka mag-prenup din. Actually, ano, nakatulong ang number sa environment. Climate change natin. Prevention ng climate change. Kasi nag-ano siya ng oil spill. At saka also yung breeding ground din siya ng fish at saka yung bird. At saka ano din, prevention din siya ng tsunami. Hindi kayo mag-clean up dito. Kaya lang walang variety. Lahat mang grove. Pwede nyo kainin ang sisili. Maraming sisili dito, Paul. Sisili, yung maliit na kuul. Yun.
Ayan, kanina may nakita kami kumukuha ng sisi. Nang hindi yung talaba. Diretso kinakain niya. Ayan, maganda lugar. Ayan, maganda lugar. Awkward yan mamaya. Ayan, pwede nga kumuha ng mga sisi. Kuha ka ng mga sisi. Kami nang kanina diretso kain. Merong mga kuul. Ayan. Tsaka libre lang. Oo, libre lang. Walang entrance fee. Ayan, ayan, ayan lang. Tama no. Pero sa lahat ng mga pupuntahan, mayroon ding mga rules, no? So dito may mga nakalagay. Kung may lahing pusa ka, pwede ka dumaan dito. Ayan, catwalk. Ito yung dati. Ang dagat talaga ito sa kabila. Ayan. Kung ayaw mong sumakay ng langka. Catwalk. Tapos, tapos kunti. Wala. Ayan, nakatunggan din yan. Tapos dito na, ayan, yung mga babala. Hadis, oh, yung babala talaga. Yung basura nyo. Boardwalk. Yung basura nyo talaga. Itapon sa tamang talaga yan. Ayan. Ayan. Saan? Tapos yung nature ito eh. Napit na kami. Ingat lang sa mga inyapakan kasi yung ibang kahoy, sahig, medyo bulok na. So, ingat-ingat pag pumunta dito. Ayan, mayroong sapa. Pwede kang manguha ng mga... Pwede kang kumuha ng mga golden kool dyan, mga sisi. At sa mga imbaw, tuway, marami dyan. Pwede kang kumuha dyan, dito. Balik na kami. Medyo mahirap lang kasi delikado dito. Kaya bilis-bilisan lang namin kasi maraming peace and order dito. Medyo ano na. Kasi maraming peace and order, tilapia. At saka bangus. Meron ding crabs. Yan, puno ang laki. Ilog. At saka, last na ano. Okay, paalis na kami. Malapit na kami sa entrance. Pauwi na kami. Ayun. Just visit here. Talagang maganda yung lugar. Saan to? Sa Tagisa, Barangay Tagisa. Katunggan. Katunggan, oo.